daddies, at welcome back po ulit sa aming YouTube channel. And for today's video, mga daddies, ay pag-usapan natin yung naantalang pamamahagi ng DSWD sa social pension, na kung saan nga ay maraming kwalipikadong senior citizen ang hindi nakatanggap noong nakaraang taon. Pero bago yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, ay don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po ng ating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, umpisa na natin. So yun, mga daddy, sa magandang balita nga to para sa mga kwalipikadong senior citizen na hindi nakatanggap ng social pension noong nakaraang taon. Dahil hanggang sa buwan ng Marso ay matatanggap na ng mahigit 400,000 na mga senior citizen ang kanilang social pension na hindi naibigay noong huling quarter ng 2021. Inihayag nga ito sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice at Welfare and Rural Development ni Annalisa Salud, National Focal Person of Social Pension ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ayon nga kay Salud, naibigay na ang pondo sa local offices ng DSWD at mayroon na rin payroll para mapabilis ang pamamahagi ng social pension na 500 pesos kada buwan. Paliwanag ni Salud, ang pagkakaantala ng social pension sa ilang senior citizens ay resulta ng pagkansela ng payouts ng ilang tanggapan ng DSWD dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Salud na nakumpleto naman ang pagbibigay ng pension noong nakaraang taon sa mahigit 3.4 milyong senior citizen. Ito aniya ay 89.52% ng mahigit 3.86 million na maralitang senior citizen na benepisyaryo ng social pension program. So, para sa karagdagang impormasyon ay panoorin natin yung naging pahayag ni DSWD National Focal Person Annalisa Salud sa mismong Senate hearing na naganap noong January 25, 2022. So yun, panoorin natin to. For 2021, we already utilized the total budget of 90% po, 20,613,504,000 pesos out of the 23,458,267,000 po. For 2021 po. So, 90% na po ang na-utilize natin last year. So, medyo may mga hindi pa po nabayaran last year po due to considering po yung COVID-19 pandemic po and all other challenges po na na-encounter po ng ating field offices. Ms. Lud, so right now, how many qualified senior citizens are currently not receiving the monthly stipend? Not receiving, sir. Not receiving. Apo. As of December 31 po, sir, 2021, we already serve a total of, wait lang. Because for 2021, the target is 3,835,066. Yes, sir. As of December 31, 2021, we already serve a total of 3,433,131 or 89.52% out of the total target of 3.4 million. Wait, Mr. Chairman. Kulang mga 400,000. 3.8, sorry po. Yes. Kulang 400,000 yung mga qualified senior citizens na hindi nakakatanggap. So, reason why they are in your waiting list, so to speak. Apo. Yes, Your Honor po. Ang remaining po na more or less 400,000 na hindi pa nabayaran po ay mababayaran po siya this quarter po, January to March, considering na may mga cancellation po ng payouts during the previous quarters po last year. So marami po talaga ang hindi na bayaran last end of the 2021 po, sir. So we already obligated the funds and the payouts will be scheduled this January to March po para matapos po yung remaining na mga unpaid beneficiaries po. Yes, just to be clarified, no, you're saying in the first quarter of the year you will be able to reach yung kulang 400,000 na qualified senior citizens na makakatanggap.
you already identify, you already know where to go, you already know how to do it. Yes po, may mga payroll na po yun. Ang okay. Scheduling lang po ng payouts ang na-delays po.